Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Muli po, itong iyong kaibigan, Doc Chris or Doc C. Dayugo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Ngayon po ay March 16, 2022. Previously, pinag-usapan po natin about depression. At sa ngayon, nais ko lang i-follow up at kung si Dr. Willie Ong ay nagbibigay ng tip about medical aspect, ako naman ay magbibigay ng tip about spiritual aspect kung paano tayo makasurvive sa mga depression na dumarating sa ating buhay. Nangyari po sa akin previously, wala naman akong symptom na nararamdaman. Wala namang sakit, malakas naman tayo. At bigla na lang na nagkaroon tayo ng nosebleed. Ang maganda nga lamang, ngayon ko lang na-experience ang nosebleed. Noon, hindi ko ni-experience ang nosebleed na yan. Pero sa pag-aaral at sa lecture din sa amin, ang nosebleed ay hindi po serious matter. Common ito na nangyayari sa mga tao. Pero sa akin, kaya nakaka-curious kasi nung nag-nosebleed ako, halos aabot ng kalahating baso o kaya almost isang glass. Yun nga, ang kagandahan lang kung meron kang alam, hindi ka basta nagpapanik. Kaya nung nag-nosebleed ako, ang unang pumasok sa isip ko yung narinig ko sa lecture na ang nosebleed ay hindi serious matter. At ito ay common sa mga tao. Siyempre, itinuro sa atin yung basic. Ganun mo lang. Tapos, huminga ka sa bunganga within 15 minutes. Tapos na. Pero sa akin, ginanon ko 10 minutes. Ayaw pa rin huminto. Kaya sabi ko, sige, kung gusto mong lumabas, lumabas ka. Hanggang sa siguro almost, kaya more than half glass ang lumabas. Pero ang maganda lang, wala akong naramdaman kaya nervyos, hindi ako nagpanik. Kasi ayon din sa lecture, pag magpapanik ka at ninervyosin ka, lalakas po yung heartbeat mo, mas lalong matrigger, mas lalong lalakas yung pagkano ng dugo. Siyempre, ayon din sa ibang mga doctors na pinagtatanungan natin at sa ating na-research din, maraming pinanggagalingan ang nosebleed. Siyempre, sa ibang research, sinasabi na maaring climate change. Pangalawa naman, maaring sa sinus. Siyempre dito, may arteries dito. Na kapag bumigay yon, talagang lalabas ang dugo. At siyempre sa history, dati akong may problem sa sinus. So ang maganda lang, nung ganon, hindi ako ninervyos. Parang common lang. Kaya lang yung nakakakita yung family ko, sobrang sila ang nagpanik. Pero sabi ko, relax lang. Ngayon, ang sinabi ni Pastor Chris, ang aking anak, pag maulit yan dad, magpa-check up ka. Oo, wag kayong mag-alala, sabi ko. Ngayon, nangyari ito ng Friday morning, mga 9. Saturday, mga 8, nangyari ulit. Ganon din ang situation. Pero hindi pa rin ako nagpan. Pero sa siguro mga around 9 sa gabi ng Saturday,
bago ako mahiga, naramdaman ko ulit. Ganon pa rin. Ay, siyempre, medyo nagkaroon ako ng konting nervous doon. Paano ko natutulog ako? Nagtiksa ko sa mga alam ko, mga cardiologist na kaibigan natin at research din natin. Kasi dalawang, yung isang pag-aaral na paglinalabasan ka ng dugo, nosebleed, at ito ay tuloy-tuloy, ito yung nakakatakot. Maaring may connection yan sa cancer sa katawan. Pangalawa, yung mga naha-high blood, nalalabas sa ilong, yung dugo. At imbis na lumabas sa papunta sa otak, lumabas sa ilong. At yun yung maganda. Hindi pumunta sa, kasi kapag na-high blood ka at pumunta yan sa otak, doon nagkakaroon ng atake. Tao, maraming gano'n. Yung iba namatay, yung iba punta yung dugo sa otak, nagkakaroon ng paralysis. Kaya napaparalyze sila. Pero tinignan ko naman yung BP ko nung nangyari na yan, na yon, 140 naman. Kaya nga lamang, yung diastolic ko is 140 over 90. And sa pag-aaral, 140 is the highest normal. So hindi naman masasabi rin na dahil high blood ako. Kasi may maintenance naman ako. Dumaan din naman ako ng hypertension noon. So ang maganda lang, yung sa isip ko, matatag, yung sa isip ko, ang sinasabi ko, imposible naman siguro. Baka doon lang sa climate change. Ngayon, nag-research tayo at nagtanong-tanong din tayo sa mga kaibigan natin, mga cardiologists, mga neurologists, ang sabi nila, kung mangyari yan sa isang tao once lang, hindi yan mauulit. Kaya nagkaroon ako ng courage na hindi yan mauulit. Once lang yan na nangyari. So, totoo nga pala, pag nakakarinig ka nga naman, encourage mo. So, hanggang ngayon, sa awa ng Panginoon, hindi na naulit. Pero yung nangyari yun, doon sa last, sa Saturday, medyo nag-alangan ako. Pero inisip ko, nasa Panginoon yan. At kung talagang ibang sakit, wala tayong magagawa dyan. Yan ang maganda. Halimbawa sa akin, dumaan ako ng maraming katakot na sakit. Pero natuto ako na magtiwala sa Diyos. Ngayon, palagi natin na naririnig sa mga lectures ng mga cardiologist, mga lectures ng mga expert, lang basis din natin naririnig kay Dr. Willie Ong, na yung nervyos at takot ay nagbibigay ng nagtitrigger ng sakit yan. Halimbawa, pag natakot ka, pag nagpanik ka kasi, yung heartbeat mo, lalakas yan. Magkakaroon ng problems sa puso. Halos hindi ka makahinga, nervyosin ka. So, yung sakit na nararamdaman mo, mas lalong lalala yan. Kaya, nagpapasalapat naman tayo at nasanay na tayo. Nung na-COVID ako, na ang nag-trigger naman sa akin noon, sa depression ko is, ang hospital noon, naghahanap sila ng hospital na i-transfer ako. Sa Region 1, wala silang mahanap. Sa Cordillera, wala silang mahanap. Kasi yung situation ko daw, I would become threat doon sa mga pasyente. Naging critical ako. Ang maganda lang, lahat ng mga equipment linagay nila sa isang kwarto. At nagpapasalamat ako during that time. Hindi ako natakot. Medyo by self, nakaramdam ako ng self-pity. E sabi ko, sige Lord, kung talagang panahon ko na, ito panahon ko na. So naalaala ko yung mga kilala ko. Tumutulo na ang luha ko noon. Siguro hindi na nila ako makita.
sana yung mga nagpi-persecute sa akin, yung naiingit sa akin, sana siguro magsisi na sila kasi mamamatay na ako. Yun lang naramdaman ko. Ang ibig ko sabihin, hindi ako nakaramdam ng takot, nakaramdam ako ng self-pity. Yung sabi ko, mamamatay din ako, bakit ako mamamatay na may takot? So, yun lang, ang naramdaman ko, nag-self-pity ako. Doon ako umiiyak na siyempre, maalala ko yung mga kilala ko, nakasama ko sa buhay, lalo na aking mga staff. Siyempre, hindi ko alam kung mga staff ko, mga members, nagalit sila sa akin. Siguro, pag mamatay na ako, doon nila makikita kung gano'n ka-importante sa kanila. Siyempre, naisip ko rin yung family ko. Pero nagpapasalamat ako, yun lang ang naramdaman ko. Hindi ako nakaramdam ng takot o kaya nito. Kaya nagpapasalamat ako, imbis na ililipat ako sa ibang hospital, yung kaibigan nating doktor doon, ang sabi niya is, pag mamamatay yung pasyente sa daan habang tinatransfer natin, mawawalan tayo ng ano. Sabihin nila, ilyo pala, walang kakayahan. So naremedyuhan nila, instead, naghahanap sila ng mga COVID specialist. Matin sa akin. At narinig ko na lang yung adoptive daughter ko na kinakausap yung doktor kasi medyo unconscious na ako noon na kailangan nilang remdesivir. So yun yung sinuggest ng COVID specialist. At siyempre yung aming adoptive daughter din, Bonso, nasa Baguio, sila yung naghanap ng remdesivir sa mga hospital sa Baguio. Sa awa ng Panginoon, nakumpleto naman. Pero ang ibig kong sabihin dito, nagpapasalamat ako, hindi ako nakaramdam ng nervyos o kaya takot. Yung nag-self-pity lang ako na siyempre kung mawawala ako, ano kaya mangyari, tumutulong lang aluha ko. Pero hindi ako nakaramdam ng takot, kaya hindi ako nahirapan. Siyempre, nahirapan lang ako doon sa, ang hirap nga talagang makubit. Sa lahat ng sakit na naranasan ko, yon ang pinakamahirap. Kasi after that, after na gumaling ako, ang sumunod dyan, anxiety. Wala kang panlasa, wala kang ganang kakain, siyempre hanggang sa parang bata akong naglalakad. Pero nagpapasalamat ako, hindi ako nakaramdam ng takot kaya nervous. Isa, di dalawa lang yan eh. Kung gusto ng Diyos na kunin ang buhay ko, ready ako. Yan ang maganda kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Alam ko naman eh, na hindi naman yung perfection ang tinitingnan ng Diyos. Alam ko naman na marami akong kasalanan, marami akong pagkakamali. But I know I'm doing my best serving God. Yun ang maganda. So, doon ko nakita kung gaano nagmilagro ang Diyos sa aking buhay. Kaya, ang ibig kong sabihin dito is, malaki ang nagagawa ng steady ka lang, huwag kang ma-depress, huwag kang matakot, huwag kang manerbiyos kapag tayo ay kumaharap sa anumang sakit na ating nararamdaman. Ngayon, itong balikan natin yung sinasabi ko na nag-ano ako, nag-nosebleed. Nangyari yan sa Saturday. Evening. In-expect ko rin, baka mangyari rin sa Monday habang ako ay nagtuturo, nagpipreach sa church. Pero sa awa ng Panginoon, wala naman. Kasi natuto ako na nagtiwala doon sa sinabi ng isang espesyalista, cardiologist specialist na hindi na yung maulit, minsan lang yan. Totoo naman, sa awa ng Panginoon, hindi na naulit. At saka isa pa, pag tinignan ko naman yung BP ko, 140 naman. Tapos pagkatapos yan, 110, 120. Tapos nag-nosebleed ako. Ngayon, siyempre sa akin okay lang. Wala naman ako maramdaman na symptom. Wala naman, hindi naman ako nanghihina. Parang life goes on. Pero ang family ko, talagang parang
natatakot sila, nagpapanik. Kaya pinag-usapan ako, sige naman, dad, pag-check up naman kayo sa ibang doktor. Kailangan din naman ninyo ang second opinion. So, nagpa-laboratory ako. Ako sa laboratory, hemoglobin. Kaya, tinanong ko sa kanila kung anong lahat ng related sa dugo. Kasama doon yung kidney, hemoglobin. At sa awa ng Panginoon, lahat ng result, normal naman. Hemoglobin, normal. Kidney, normal. Yung ibang results, normal. So, anong kakatakutan ko doon? Kaya lang, ang hindi lang normal, yung sugar level ko, 300. So, dahil sa ganon, wala akong symptom na nararamdaman. Yung, siyempre, sa mga diabetes, yung mga ganong sugar, mag-dry mouth ka, yung iba nagmamanas, yung iba hindi makatulog, pag yung paa mo, pag nasugat, hindi gagaling, kaya katawan mo, wala naman sa akin lahat ng symptom. Kaya yun ay naging puzzle na sa akin. Ganun pa ba, humingi rin ako ng second opinion sa mga cardiologist. Sa iba. Ang sabi naman niya, nila is, well, hindi natin alam, pero siyempre, alam din natin kasi na may dalawang type ng diabetic. Merong diabetic na talagang as in mataas talagang sugar. Meron naman diabetic na yung sugar na sa bloodstream lang, hindi yan nakakapasok sa red blood cell. Maaring dyan lang siya. Kamay, kaya saan? Kapag kinuha mo, mataas ka naman. So, well, ang isang opinion din doon is maaring ang pancreas ko ay hindi nagpo-produce ng insulin. Kaya yun ang nangyari. Pero sa tagal na ito, matagal na ito eh, siguro around 5 years ago, 10 years ago, na ganyan talaga ang dugo. Pero siyempre, in medical aspect naman, siyempre sa medical naman, pag yan ay lumabas sa laboratory, talaga namang mataas yan, hindi talaga pwede. Karamihan na gano'n na, ina-atake na, kidney nasira na, lahat ng organ masisira na. Pero sa akin, wala. Kaya lang yung concept kasi ng yung gano'ng kataas ng sugar, ay talagang threat yan. Ngayon, iniisip ko, wala akong naramdaman. 5 years ago na ganito. Pero pag tignan mo naman yung opinion ng mga expert, hindi talaga pwede yan sa concept ng medical. Maaring ngayon, wala pa. Dahil sa malakas ang immune system mo, malakas ang katawan mo, pero who knows, something somehow. Well, maaring may point sila. Pero ang malaking bagay lang, wala akong maramdaman. Ganun pa man, para naman malay natin, minsan pa nga, may suspect ako na baka nagkamali yung laboratory. Kasi wala naman akong naramdaman. Pero ganun pa man, na to make it sure, mas maganda pa rin kailangan ko rin ng opinion ng diabetes specialist. Kaya kahapon, nakipag-appointment po ako sa aking kaibigan, isang specialist sa Baguio. At sabi niya, well, malakas ka kasi alam mo yung ginagawa mo at maaring malakas yung immune system mo. At kinumpir ako doon sa mga pasyente doon na 300, 400, 300, 200 ang level na kanilang sugar. Ang layo, sila nagmamanas o ano, ako wala. Pero sa medical concept pa rin,
yung level ng sugar ko, hindi pa rin pwede. So, sinuggest na mag-insulin ako. Baka naman yung pancreas ko hindi nagpo-produce ng insulin kahit wala akong naramdaman. Ito ay biyaya talaga ng Diyos. Nagmimilagro ang Diyos sa aking buhay dahil, yun nga, hanggang ngayon palakas. Kaya lang itong nangyari. Sa dami siguro ng kanyang pasyente, hindi natin alam kung nagkamali siya o hindi. Ang sabi, within 3 days, yun ang linagay niya sa notes, kasi kasama ko din naman yung adoptive daughter ko at yun din ang narinig, na 3 times a day ka mag-insulin. 10 units. Sabi ko, doon na ako na-depress. Parang nakaka-depress yung ganon. First time, hindi pa nasubukan yung insulin. Yung itutusok mo sa tiyan. Ano ba yan? 3 times a day ko itusok yan. Wala pang ibang paraan, sabi ko sa kanya. Wala sir eh. Yun talaga. We try. So, ayun. Siyempre yun ang nakalagay sa kanyang notes. So, pagdating namin dito, mga alas 11 kagabi, nag-insulin ako ulit. Then, kanina umaga, mga 8 siguro, nag-insulin ako ulit. Ang naramdaman ko lang, siyempre, ang insulin kasi mainit eh. Ayan, parang nakaramdam ako na manghihina. So sabi ko, Doc, pag sinabi po na 3 times a day itong insulin, every 4 hours, every 5 hours, every 6 hours, or every 8 hours. Kasi iba kasi yung 3 times in 24 hours. Pag sinabing 3 times a day, i-divide po yan sa araw. We can just say 6 to 6. Ay, hindi, sir. Ang sabi, hindi, sir, hindi 3 times a day. Bedtime lang once a day. Di pa paano na yan? Alas 11 kagabi, nag-insulin ako. Kanina umaga, nag-insulin ako. Wala bang side effect nito? Basta, sir, bukas ng gabi ka na lang mag-insulin. Nakaramdam lang ako ng medyo kanina lang nanghihina ako dahil sa insulin. Imagine yan, 3 times. Pero nag-gain po agad. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang mahal niya ako. So wala na, naka-regain tayo. So kapag manerbiyos ka, manghihina ka talaga. Kaya sabi naman nitong diabetes specialist, huwag kang mag-ano, kaya ng katawan mo yan, ikaw pa. Oo naman. Ang point ko ngayon, mga ganitong dinadaanan natin, nakaka-depress. Kahapon lang talagang na-depress ako dahil sa 3 times a day na mag-insulin. Pero kanina, sinabi niya once, a day lang, bedtime. Pag iniisip ko yung paano na yung nag 3 times na, ibang maramdaman. Pero pag iniisip ko yung nagpapasalamat ako dahil hindi na 3 times, kundi once a day lang, nakaramdam ako ng ginhawa. So nag-relax ang isip na. At nung una rin, siyempre may sukat ng pagkain. Dati-dati akong kumakain ng 2 cups of rice a day, 3 cups of rice, minsan. Lalong-lalong, gustong-gusto ko mag-inasal. Pero ngayon, 1 cup of rice lang. Tapos red rice pa. At kailangan palaging may gulay. Yun lang kakainin ko. At siyempre, nakaka-depress nga naman. So, paano tayong, anong gana natin dyan? Marami kang hindi kakainin. Yung ibang doktor ang sabi, may mga fruits lang na dapat kainin mo. Pero sabi naman yung diabetes specialist kahapon, any fruits kainin mo. Kaya lang, every meal, half. Ibig sabihin, yung saging, half. Binibiro ko nga, paano na yung grapes? Yung isang seed na grape, hahatian ko pa, gumiti lang naman. So,
minsan pag-isipin mo, nakaka-depress. Pero kailangan tayo maging positive. Alam niyo ba kung paano na natanggal yung depression ko? Marami akong mga kamag-anak, mga estudyante, mga kasama na bata pa sila at the age of 50, 55, namatay sila dahil sa atake sa diabetes. Ay, dahil dati-dati kasi noon yung last na kapatid dati na namatay sa diabetes. Minsan, pag may fellowship kami, may gathering, at yung handa, yung puto na puti, nakita ko, nakakain na ng tatlo. Tapos sabi na sa akin, pwede bang isa na lang? O sige, pwede. Pero meron pala siyang hinahawakan na puto sa under the table, kain ng kain. Kaya mahirap din na i-violate natin yung rules ng ano pagkain. Ngayon, siyempre kung palagi kang nag-i-enjoy ng pagkain, madi-depress ka. Paano kang mabubuhay? Anong gana mo? Pero alam nyo, ang inisip ko ulit, kaya natanggal yung depression. Sinabi ko pa rin, Lord, thank you. Kahit ganito ang lumalabas sa aking, sa laboratory, sa aking sugar level. Alam nyo, sinabi ko pa rin, nagpapasalamat ako Panginoon. At least, gumawa pa rin kayo ng paraan kung paano ako mabuhay. Adjustment lang. Kaya, nawala yung depression ko sa pagkain. Kahapon nga, yung mga kasama ko, umiinom sila ng mga matatamis. Sabi ko, hindi masarap, hindi masasarap ang mga yan. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, yung mga tukso na pagkain na yan, sana iligay mo sa aking isip, hindi masarap ang mga yan. Kaya kapag nakikita ko yung soft drinks, pag nakikita ko yung mga pagkain matataba o ano nga dati kong kinakain nun, sa tingin ko hindi na masarap. Sa awa ng Panginoon, nawala na yung depression. Kaya ngayon, masaya tayo ulit. Ang importante lang, palagi tayong maging positive. Na, ay kung yun ang paraan para mabuhay tayo, yun, ibinigay ng Panginoon, salamat pa rin. Kaya huwag tayong masyadong negative. Kaya, kaya nating maging masaya dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa maraming bagay pa rin na ginagawa ng Diyos. Kaya sa akin, ito, yun yung sikreto ko. Kaya ito, masaya pa rin tayo. Yung depression, saglit lang, nawala na. Dahil ang inisip ko, eh magpapasalapat nga ako sa edad kong ito, malakas. At kung pagkain, ang paraan lang, mag-diet ka. At nakita ko rin, dati-dati kasi ako, carnivorous ako eh. Ngayon, every meal required, kailangan may gulay. Pwede mas lalo akong lumakas ngayon dahil wala na yung karne-karne, panay gulay, every time nakakain ako, may gulay, may sukat na ang aking kinakain, mas lalo akong lumakas. At hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon. Kaya dahil dyan, mas lalo tayong naging healthy. Kaya nga tama ang sinasabi ni Dr. Willie Ong na minsan may mga tao na na-depressed dahil alam nilang diabetic na sila. Parang sa tingin nila mamamatay na sila. Hindi po. Iwasan mo lang yung nakakasira sa kalusugan mo. Maging safe ka. Ipababain mo lang yung sugar mo. Walang problem. Iwasan mo na lang yung bawal. Kaya yun po ang kailangan. Ganun pa man, isa pa naman sa tip na gusto kong ibigay sa inyo ay ang salita ng Panginoon mismo. Sila din ang nagbibigay sa concept na ito. Ay pagbasahin natin ang Proverbs chapter 17 verse 22. Ang sinasabi doon, a merry heart doeth God like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
Pag tinagalog natin yon, ibig sabihin yan, ang masayang puso, masayang pag-iisip, ay parang medisina, parang gamot. Ngunit yung depression, galit, lungkot, nervyos, ito yung parang matutuyo ang buto natin at manghihina po tayo. Ayon po sa mga cardiologists at sa aking napag-aralan din sa psychology, Christian psychology, alam niyo ba na ang masayang pag-iisip ay nagbibigay ng kalusugan sa atin. So, tignan mo nga naman, kung masaya ka nag-iisip, yung tibok ng puso mo maganda. Love, 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 joy, love, joy, love. Pero kung takot ka, galit ka, parang bang huy, 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 huy. Parang ganon yung tibok ng puso. Hindi maganda. Kahit anong problema ang dumarating, kahit anong klaseng pagsubok ang dumarating, dapat manatili tayong kalmado. Yung masaya, kasi nasa Biblia naman yun eh. Yun nga, sabi nga ng Biblia, a merry heart doeth God like a medicine. Kaya nakakatulong po yung masayang puso. Ayon sa Christian psychology, a joyful heart is a good medicine. But a broken spirit dries up the bone. So the Proverbs are wise saying, written by a wise man such as King Solomon of Israel, inspired by God Himself. God has made us in such a way that joy and humor are meant to be vital parts of our lives. In other words, joy and humor are a vital parts of our good health. Yung tawa ng tawa, napilitin mong tumawa, maging masaya, mas palaging batang itsura. Yung panay nagagalit, 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 ay nako, 10 years advanced daw ang magiging matanda. Pero kung masaya ka, inirelax mo ang mga problems mo, o iiyak ka man, pero yung magandang pag-iyak, na halimbawa, tears of joy, okay ang mga yon. Minsan, sabagay, minsan sabi rin ng psychology, umiyak ka na lang sa Panginoon para yung stress mawala. Sometimes there are stress that go with your tears. And after those tears, nawala na yung stress. Pero yung tears na galit, yung tears na sobrang lungkot, palaging nagagalit, ay nako, magkakasakit ka sa mata, magkakasakit ka sa puso, pati katawan mo, manghihina. Kaya ang guidance from the Word of God, kailangan natin na magkaroon ng masayang puso. Kahit anong pagsubok. Previously, sinabi ko sa inyo, sa awa ng Panginoon, nang makatapos ako ng tatlong doctorate sa Amerika, ipinangako ko kasi sa Diyos, Lord, tulungan mo ako na pumasa. At kung makapasa ako, gusto kong tulungan ang mga Pilipino na walang kakayahan na mag-aral, mga master's degree o kaya graduate studies, dahil nga sa taas ng babayaran, tutulungan ko sila. Pinangako ko yan sa Panginoon. Kaya nag-offer ako ng libre sa lahat ng may gusto. Pero yung may kaya, magbabayad sila. Imbis na in-appreciate ako ng ibang pastor, ang sinabi, negative. Bakit? Kailangan pa ba ang doktor? Hindi na kailangan ng doktor-doktor na yan. Para bang ingit? Siyempre, nakaka-depress. Yung iba, maniwala kayo sa dayugong niyan. Gusto lang niyang sumikat yan. Nagpapasikat lang yan. Ang hirap kaya yung magbiyahe ako papuntang Cagayan, papuntang Isabela,
papuntang Biskaya, papuntang Bulacan, papuntang Lawag, para magturo lang, papuntang Baguio, para magturo lang, nagiging ang ginawa ko ngayon, imbis na sila ang pupunta dito sa ating school. Kaya sa Baguio, may school din tayo sa Baguio. Ako na yung umiikot para sa kanila. Ang hirap yata ng gumawa ng ganon. Pero alam niyo kung bakit ko nagawa yon. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na pumasa ako at naging doktor ako. By His grace talaga. Parang imposible. Pero pangarap ko yan mula noon. Ito ay blessed ng Panginoon. Kaya habang nagda-drive ako, habang napapagod ako, ang nakalagay pa rin sa isip ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon that I was able to pursue my educational goals. Kaya kahit pagod na pagod ako, number one yan, nagpapasalamat ako. Parang hindi ko kayang bayaran yung binigyan ng Diyos. Kaya doon na lang ako bumabawi. Pangalawa, kung bakit ko nagawa yon, ginagawa ko yon para sa Panginoon, hindi sa sarili kong udor. Hindi po yon. I was doing it for the glory of God. Kasi totoo naman ang sinabi ng Biblia eh. Kapag ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon, hindi ka napapagod. Halimbawa sa mga Kristiyano, magbigay ka sa church para sa Panginoon. Mag-sacrifice ka para sa Panginoon. Maging loyal ka sa boss mo para sa Panginoon. Maging loyal ka sa church mo para sa Panginoon. Gawin mo ang kabutihan para sa Panginoon. Tumulong ka sa kapwa para sa Panginoon. Kapag lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Halimbawa, yung tinulungan mo siya pang mag-rebuild it, sabihin mo lang, you did it for God. Nasa kanya na yan. At pangatlo, bakit ko nagagawa yun? Siyempre, alam ko naman i-bless ako ng Panginoon eh. Kasi lahat naman ng nagsakripisyo para sa kanya, i-bless siya ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako pagamat maraming negative sa akin. Tuwing pupunta ko ng Bulacan, Pampanga, yung mga estudyante natin doon, sa doctorate, sa master's degree, tuwing nakikita nila ako nung nagkasakit ako na COVID, ang daming nanalangin para sa akin. Kaya talagang gano'n, yun yung blessing. At hindi lang yan, may mga estudyante naman tayo sa US, pumupunta dito sa atin para kumuha na, para dito mag-graduate. Estudyante natin yan sa Moodle, estudyante natin ang mga yan sa online. Meron din tayong at least tatlong Koreano na doctorate na pumunta sa Baguio, doon sila graduate sa ating school doon. So, ang ibig kong sabihin dito, wala tayong ginawang mabuti sa Panginoon na hindi tayo aani ng blessing. Kaya, nung time na yon, nakaka-depress kay sabi ko, pambihira naman. Kung sino pa yung inaasahan ko na silang pinulungan mo, kung sino pa yung binigay mo ang lahat sila pang mag-rebuild eh, dahil hindi mo kayang ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Pero ang importante, palagi kong sinasabi, nagpapasalamat ako at least. Wala akong masamang ginawa sa kanila, at least nakatulong ako. Kaya ganun po. Kaya tama po na tama po ang sinasabi ng Biblia. Pag gumaranas tayo ng mga depression na gano'n, imbis na dibdibin mo, imbis na malungkot ka masyado, wag. Kailangan ka maging masaya. Kaya nga meron tayong awit na, thank you Lord for the trials that come my way. Maraming umaawit sa gano'n, pero pagdating ng pagsubok, wala na. Parabang nawala na ang lahat. Hindi po. Matuto tayo, ano man yung nangyayari sa atin, huwag tayong ma-depress. Palungkot konti lang, tao lang tayo. Pero kailangan pa rin maging malakas, maging masaya.
Kaya tama po ang sinasabi ng salita ng Diyos na a merry heart doeth good like a medicine. Kaya karamihan sa inaatake, takot, yung iba na naatake sa galit. Kaya nakakalungkot na meron akong kaibigan, kasama ko noon sa politika, isa ring doktor na sobrang nagtiwala sa Comelec at gumastos siya ng milyon. Sa akala niya, hindi siya lulukod. Pero finally, bakit hindi lumabas yung pangalan at organization, hindi pala ipinasok. So sama ng loob, sa galit, natake, nakakalungkot hanggang ngayon, paralyzed. So, palagi kong sinasabi sa kanila na pag may mangyaring ganun, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Focus lang tayo para mas lalo tayong aatakihin at mas lalo tayong masisira. Inuulit ko sa mga kasama na problems nila, yung diet nila. Wow, kailangan tayong maging masaya dahil napilitan tayo siguro gusto ng Panginoon. Dr. Dayogo, kailangan ka matutong mag-diet. Hindi yung basta kainin mo lang para mas maging malusog ka. Sa totoo lang, nanibago ako. Pero tingnan nyo, mas malusog ako ngayon dahil palaging may gulay na. Noon, karne. Ayaw ko sa gulay. Pero ngayon, natuto na ako. Di ba, malusog na tayo. Medyo pumayat ng konti. Pero hindi naman yung payat na ano. At least, may lahat na nangyayari sa akin is palagi dating sabihin, nandyan ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa Psalm chapter 34, verse 20, ang sinasabi doon, the righteous cry and the Lord heareth and delivereth them out of all their trouble. The Lord is high unto them that are of broken heart and saveth such as be of a contrite spirit. Na kung ikaw ay sinisiraan, gaya sa akin, marami pang nagsasabi, bakit buhay pa ako? Sana namatay na lang ako. Siguro kung hindi ko malalabanan ang depression, hindi mo akalain, kasama mo sa pananampalataya magsasabi ng ganun sa iyo. Umiyak ka na lang sa Panginoon. Lord, kawawa naman ang taong ito. Aywan ko, kasi yung mga nagkaganon sa akin, hindi naman nila ako kilala eh. Yung nagkikismis sa akin sa FB o kaya sa messenger na nagsasabi sa mga pastor, maniwala kayo sa dayogong yan. Sinungaling yan, binili niya ang kanyang diploma, hindi yan nagpunta ng Amerika. Pwede ko naman idibanda ang mga yun eh. May visa naman ako. May diploma naman ako. Ay pag sa hearing, pwede naman i-request ang representative galing sa school na pinag-aralan ko. Pwede ko silang itibanda, pero kawawa ang mga tao ito. Siguro, ingit lang. At saka, yun nga. Pero alam nyo, nung narinig ko yung mga ganito, imbis na naggalit ako ng gusto, sabi ko, kawawa ang mga taong mga ito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, alam ko po na hindi ba ako pababayaan. Meron akong naging estudyante. Tinulungan ito. Siniraan ako. Iayon sa record, ginamit ang pangalan ko nung sila nag-a-apply ng license to solemnize sa NSO. At alam nyo, sinabi sa aking secretary, parang fake ang signature ni Dr. Dayogo dito. Sabi ng aking secretary, oo, talaga fake yan. Tignan nyo, anong ginawa sa akin? Sabi ng officers, magdemanda na lang tayo, sabi ko, wag, hayaan ninyo. Bahala ng Panginoon.
Hindi ko naman sinasabi na dahil doon siya ay binaril. Binaril po siya ng kanyang kamag-anak din dahil sa awayan sa ano, namatay din. Pero hindi ko sinasabi na dahil sa ginawa niya sa akin, kaya siya namatay. Pero ang ibig ko sabihin is, ano man ang ginawa ng tao sa iyo, laban sa iyo, umiyak ka na lang sa Panginoon, Lord, maawa ka sa taong ito. Siya ang bahala. Kaya huwag kang malungkot doon. Isipin mo na, siyempre, inggit lang sila. Maaring gusto nila akong pabagsakin, pero nagpapasalamat naman ako sa Panginoon, hindi siya pumayag. Minsan, may mga tao talaga na ganyan. Ang pinipoint out ko dito, ano man yung ginawa sa iyo, pilitin mo na maging masaya ka. Pilitin mo na sa iyong isip patawarin mo sila. Pilitin mo na sasabihin, kagaya ni Kristo, hindi ba sabi ni Kristo? Forgive them, for they know not what they do. Pinapahirapan nga nga si Kristo, humingi pa ng kapatawaran sa Ama para doon sa mga gumawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, I am not perfect, pero nagagawa ko ito sa aking buhay. Yun ang aking sekreto. Kaya, ito, buhay pa tayo. Masaya. Palaging malusog, naglilingkod sa Diyos. Alam mo, pag matuto ka na hindi po papatol, sabi nga ng Christian psychology, hindi naman kailangan maging masama ka pag ikaw ay inakusahan, pag ikaw ay siniraan ng masama, hindi na kailangan maging masama ka. Kasi kung naging masama ka, para gumanti ka, wala kang pagkakaiba sa kanila. Hayaan mo lang, gawin nila gusto nila. Pero sa'yo, alam mo naman na malinis ang konsensya mo, malinis ang puso mo, wala kang inaapakan. Kasi may mga tao talaga na parami i-promote sa trabaho man, o sa larangan ng business o ano, aapakan nila yung iba para ubangat sila. Pero hindi talaga ganon ang gusto ng Diyos. Kung gusto mong umasinso, gawin mo ang lahat na hindi na kailangan apakan mo yung iba. Kung gusto mo na maging sikat ka, paglikod ka, maging anis ka, gawin mo yung tama, tumulong ka. Sabi nga naman ng philosophy, a real successful one is someone who would able to help others. Ang totoong successful na tao, nagawa niyang tumulong sa iba. Yumaman ka, sumikat ka, pero wala kang natulungan, hindi, ikaw ay hindi totoong successful. Kaya tama po, inuulit ko, that's my secret. Kaya kong umiti sa in the midst of this false accusation. Kasi ang nag-accuse naman sa akin, hindi naman ako kilala, maaring narinig nila. Yung iba naman, maaring kilala nila ako. Kasi ang nangyayari kasi, pag na-invite ako sa isang church that I speak, ginagawa ko, pinopromote ko yung pastor. Pero hindi mo maiwasan, nasasabi ng member, kailan kaya babalik si Doc? Ang ganda yung preaching. Very clear. Yung pastor, imbis na magpasalamat, para kapag may problems ka, iimbitahin mo ako ulit kung ano yung gusto mong i-emphasize ko habang yung mga tao tiwala sa akin. Hindi. Ang naramdaman niya kaagad, inggit. Kaya mula nun, imbis na in-invite ako ulit, hindi na. Pananigative na ang sinasabi, sisiraan na ako sa congregation. So, yun ang nangyayari. Sa akin, pag meron ako na-invite sa church, at sabi ng mga member ng church, wow, ang galing yun. Iintitahin ko ulit. Gustong-gusto ko yun. Bakit? Pag meron siyang sinabi, sasabihin ng mga tao. Pag babalik yan, sabi ko, ito yung gusto kong i-emphasize mo. Kaya, pag wala tayong inggit, galit sa ibang tao, doon lang tayo maging masaya. Hindi mo kaya maging masaya kung may inggit ka.
Kaya sa atin naman, pagdarating yung mga depression, sakit man o anong problems, ang sabi rin sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ganun na lang. Halimbawa, sa akin ngayon, wala naman akong nararamdaman, pero ganito yung blood sugar ko. Yun na sabi ko kanina, nakaka-depress yung may pagkain. Pero ngayon, na-realize ko, mas malusog pa nga ako ngayon eh, kasi palaging may gulay. Naiiwasan natin yung nakakano. Siyempre, kung palaging may gulay, fish, malayo ka sa atake sa puso, malayo ka sa anumang klaseng sakit, hindi naman masama ang karne. Pag nag-uulam naman ako ng karne, limited. So, mas maganda pa rin yon kasi totoo nga naman ang sinasabi ng mga nutritionist. Karamihan sa mga tao na mamatay ay dahil sa pagkain, hindi tamang pagkain. Kagaya ngayon, sinasabi, iwasan ang mga fast food. Dati-dati noon, okay lang ako sa fast food. Pero ngayon, tignan mo, mas malusog na ako ngayon. Kaya, inuulit ko yung mga kagaya ko na nagdadayet. Magpasalamat pa nga tayo. Binigyan tayo ng Diyos na paraan para mabuhay tayo. Kaya kung may problems ka, pagtiwala mo na lang sa Diyos. That's my secret. Kaya mga kapatid, ito po muli ang ating pinag-usapan ngayon. Sana kung meron kayong katanungan, pwede pa rin kayong magtanong. Hindi naman natin, ginawa lang natin yung kakayahan natin na nagbigay ng tips sa inyo, nagbigay ng advice. Siyempre, hindi naman lahat ng problems makover natin. Kaya inulit ko, pwede kayong mag-text sa 0917-505-3049. Inulit ko, 0917-505-3049. Pwede rin kayong mag-chat sa Doc C. Dayugo. Pwede rin kayong mag-email sa docdayugo@yahoo.com. At nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig. Sana po pakisubscribe po ating YouTube channel. Marami kasing gumagamit ng The Pillar of the Throat. Kaya paki-ano nyo, The Pillar of the Throat by Dr. Chris Dayugo. Salamat po sa inyong pakikinig. At tayo ay manalangin, dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na tayo ay nakapagbigay din ng mga spiritual tips o kaya spiritual advice para sa mga kapwa na magkakaroon ng depression dahil sa sakit, depression dahil sa problems. So nakita po namin na ang kagalakan ng puso ay nakakatulong din para maiwasan namin ang mas lalalang sakit, lalo na sa sakit sa puso. Nakakatulong talaga ang pagtitiwala sa inyo, Panginoon, yung malakas, yung tanggapin namin ang katotohanan. Nandyan na yan. So wala kami magawa kundi tanggapin kung anong pagsubok na yan. At the end, kailangan din kaming magtiwala sa inyo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan at hinihiling ko, Panginoon, na i-bless po ninyo ang lahat ng tagapakinig. Sana po ang video ito ay naging blessing sa kanila at nagpapasalamat din ako sa mga staff na nandito. Hinihiling ko, Panginoon, na i-bless po ninyo kami lahat. Sana po kayo ang palaging maging leader sa aming buhay. Nais namin ipagkatiwala muli ang aming buhay sa inyo at patuloy po kayo na magbigay ng protection mula sa COVID, mula sa sakit at sa lahat ng nakikinig at sumasubaybay sa programa ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. God bless.